Noong 1962, apat na lalaki ang nagbalak, nangahas at nagtagumpay sa isang tila suntok sa buwan at imposibleng misyon ang makatakas sa Alcatraz. Ang matindi ay nagawa nila ito sa paggamit ng mga basic na bagay kagaya ng kutsara, toothpaste at vacuum cleaner. Ang isa sa kanila ay nagpadala pa ng sulat sa mga kapulisan noong ito ay nakalabas. Sino ang mga lalaking ito at paano nila pinagplanuhan at in-execute ang pagtakas na hanggang ngayon ay pinag-uusapan pa rin ng maraming tao kung totoo bang nangyari o isang alamat lamang dahil sadyang napaka-imposibleng gawin. Panoorin ang kanilang true story at humandang mamangha sa kanilang determinasyon na makamit ang imposible at wala pang nakakagawang pagtakas mula sa kulungan ng Alcatraz. Mr. Ang Alcatraz Federal Penitentiary ay isa sa mga pinakatanyag na bilangguan sa Amerika. Matatagpuan ito sa San Francisco Bay sa California. Kilala rin ito sa tawag na The Rock dahil ang kinatatayuan ng bilangguang ito ay isang isla na pinaliligiran ng malamig, malalim at maalong tubig. Ang Alcatraz ay isang maximum security prison na tapunan ng mga pinakadelikado at pinaka-impluensyal na mga bilanggo. Halimbawa noong 1900s, si Al Capone o alias Scarface at si George Kelly Barnes alias Machine Gun Kelly ay napiit dito. Animoy suntok sa buwan ang makatakas sa Alcatraz. Bukod sa mga nagrorondang mga gwardya, searchlights at gun towers, matataas na pader ang naghihiwalay sa mga bilanggo at ang kanilang kalayaan. Dagdag pa dyan ang mga great white sharks na kilalang namumugad sa palibot nito. Ayon sa report ng Federal Bureau of Prisons ng Amerika noong 1963, ang Alcatraz ay may naitalagang 14 na escape attempts na pinamimilangan ng 36 na bilanggo. 23 dito ay pawang mga nahuli muli. 6 sa 23 na yon ay mga nabaril sa akto ng pagtakas. Ang ibang 7 ay sinasabing nalunod, ngunit 2 lamang ang nakumpirma. Ang mga katawan ng natitirang 5 ay hindi na nakita, kaya isiniwalat na lamang noon na sila ay mga namatay na rin. Nagsara ang Alcatraz noong 1963 at tuluyan na lang naging tourist attraction sa San Francisco. Sa loob ng mahabang panahon, inahalin tulad ang Alcatraz sa kamatayan dahil kahit na anong gawin ng isang tao, hindi niya ito matatakasan. Ganito ang paniniwala ng karamihan hanggat dumating ang isang araw noong 2013. Nagulat ang San Francisco Police Department sa kanilang natanggap. Isang handwritten letter mula sa nagpakilalang escapee o eskapo sa Alcatraz. Para mas maintindihan natin kung sino ang mga taong nagpadala ng sulat at kung paano nila nagawa ang imposibleng pagtakas. Umpisahan natin sa pagkilala sa mastermind ng kagilagilalas na pagtakas na ito, si Frank Lee Morris. Si Frank ay inabandona ng kanyang mga magulang sa murang edad na 11 anyos. At dahil nga sa kakulangan ng tamang patnubay ng magulang, nakapag-commit siya ng kanyang unang official na krimen sa edad na 13 anyos. Sa kanyang buhay bilang binata, siya ay naaresto ng maraming beses sa mga kasong armed robbery at drug offenses. Labas-pasok si Morris sa mga correctional facility sa kanyang kabataan at sa oras niya sa loob ng Alcatraz, siya ay nagsisilbi ng 10 taon na sentensya dahil sa bank robbery o pagnanakaw sa isang bangko. Sina John at Clarence Anglin naman ay magkapatid. Ang Anglin Brothers ay galing sa isang malaking pamilya ng mga seasonal agricultural workers na naglalakbay sa buong bansa ng Amerika para kumuha o mag-harvest ng mga prutas at gulay. Dahil maagang namulat sa hirap ng buhay, napilitang gumawa ng krimen ang magkapatid sa murang edad. 14 anyos ang magkapatid nung una silang nagnakaw sa isang gasolinahan. At mula noon, ay nakapag-ipon na sila ng kumpiyansa sa sarili at nakapagnakaw na rin sa iba't ibang mga bangko at negosyo. Sinentensyahan ang magkapatid ng 35 years matapos pagnakawan ang Columbia Savings Bank.
Inilipat sila sa Alcatraz noong 1960 matapos silang ilang beses na mahuling nagtangkang tumakas sa Atlanta Penitentiary. Isa namang serial offender si Alan West na mayroong record sa pagkakaaresto na umabot sa 20 beses. Noong naaresto siya noong 1950 sa salang pagnanakaw ng kotse, nakulong siya sa Atlanta Penitentiary at nalipat sa Florida State Prison. Matapos ang isang hindi matagumpay na pagtakas mula sa Florida State Prison, inilipat siya sa Alcatraz noong 1957. Marahil iniisip ng mga kapulisan at justice system noon na ang tanging pagpapatahimik sa mga convicts na saksakan ng dulas, dahas at kulit ay ang pagtapon sa kanila sa Alcatraz. Pero lingid sa kanilang kaalaman, mas matibay ang tingting pag pinagsama-sama. Ika nga sa kasabihan, two heads are better than one. Paano pa kung apat ang nagsasama-sama sa isang tila kalokohan pero maitatala bilang isa sa pinakamapangahas na pagtakas sa kasaysayan? Walang kaalam-alam ang mga namumuno at nagbabantay sa Alcatraz noong mga panahon na yun kung ano ang nagbabadyang pangyayari na kanilang masasaksihan. Lingid sa kanilang kaalaman, magtotropa na pala itong sina Morris, Anglin Brothers at West. Dahil nga sa kanilang buhay na umiikot sa krimen at kulungan, nagkita na pala ang mga ito sa iba't ibang bilangguan na kanilang pinanggalingan. Kaya naman, walang kahirap-hirap para sa kanila ang isama ang isa't isa sa planong pagtakas. Gabi-gabi, nag-uusap ang apat tungkol sa kanilang plano na pagtakas sa Alcatraz. Sa pangunguna ni Morris, napag-isipan ng apat na gumawa ng butas tila tunnel para magsilbing lagusan patungo sa kanilang kalayaan. Bukod sa paggawa ng tunnel, ay gumawa rin sila ng improvised na water raft para makatawid mula sa isla papunta sa pinakamalapit na dalampasigan. Para makagawa ng butas sa mga pader, nangolekta ang apat na mga patapon na blade ng lagari sa mga paggawaan sa bilangguan. Nanguha rin sila ng mga kutsarang bakal galing sa dining hall. Ginamit nila ito para makagawa ng isang barena sa tulong ng motor ng isang vacuum cleaner. Ginamit nila ang kanilang mga improvised na kagamitan para makabuo ng sapat na lawak na butas na kakasya sila. Ang mga butas na ginawa nila ay malapit sa kanilang mga ventilation ducts sa ilalim ng kanilang mga lababo. At para takpan ang mga ito, kumuha sila ng mga karton at nagpinta at gumuhit ng larawan na kamukha ng itsura ng pader bago nila butasan upang hindi mapansin ng mga gwardya ang kanilang mga gawa. At para naman maitago ang ingay ng kanilang pinaggagawa, ay itinayming nila ito sa Music Hour ng Alcatraz Prison. Ang Music Hour ay isang programa na ginawa ng Alcatraz bilang pampakalma at para maibsan kahit papaano ang kalungkutan na nadarama ng ibang mga prisoners dito. Ngunit para sa mga katulad nina Morris, Anglin Brothers at West, nakita nila itong oportunidad para isakatuparan ang kanilang plano na makatakas sa Alcatraz. Pulido at walang mintis ang plano ng apat. Dahil para hindi paghinalaan ng kanilang presensya sa tuwing magroronda ang mga gwardya, gumawa sila ng paper mache na version ng kanilang mga sarili gamit ang pinagdikit-dikit na sabon, toothpaste, toilet paper, alikabok mula sa pader at buhok na galing sa barbershop ng Alcatraz. Ang kanilang mga paper mache versions ay ipinahiga nila sa kama nila sa selda at tinakpan ng kumot. Sa ilalim ng kumot ay naglagay sila ng mga tuwalya, damit at iba pang maaaring pwedeng gawing panghulma para magmukhang katawan nila na nakahiga. Gabi ng June 11, 1962, nagsimula ng kumilos ang apat para sa kanilang tinatamasang paglaya. Ngunit umpisa pa lang, tila di nasang-ayon ang tadhana para sa isa sa kanila. Totoo nga ang kasabihan na hindi lahat ng nasa plano ay magkakatotoo. Sa kanilang apat, tila minalas-malas itong si Alan West. Matapos niyang ma-realize na ang simentong kanyang ginamit para pagtakpan ang butas na kanyang ginawa gamit ang tinanggal na vent ay tuluyang tumigas. Di na niya kayang alisin ito. Maraming oras ang kanyang ginugol para matanggal lamang ang tinakip niya sa butas.
At nung natanggal na nga, wala na ang kanyang mga kasamahan. Kaya bumalik na lamang siya sa kanyang selda at natulog. Sa kabilang banda, hindi na nakapaghintay sina Morris at Anglin Brothers sa kanilang kasamahan at nagpatuloy sa kanilang operasyon sa paglaya. Ngunit isang kamalasan na naman ang kanilang naabutan. Noong sila ay palabas na mula sa vent, nalaglag ito at tumama sa isang poste. Mabuti na lamang at hindi ito pinansin ng mga gwardya. Kaya matapos makababa ang tatlo sa may taas na 50 feet gamit ang kitchen pipes at makaakyat sa bakod na may taas na 12 feet at barbed wire sa tuktok. Pumunta sila malapit sa power plant ng isla na isang blind spot mula sa mga searchlight at gun towers. Hinangin na lang nila ang kanilang mga raft gamit ang concertina, isang musical instrument na bumubuga ng hangin kapag pinipisil, na ninakaw nila mula sa kapwa nila inmate. Matapos mahanginan ang raft, sinagwan na nila ang kanilang daan patungong kalayaan sa kalaliman ng gabi at di na muli silang nakita pa. Paano natin nalaman ang istorya ng makasaysayang pagtakas na ito? Bago natin alamin ang laman ng sulat, alamin muna natin kung sino ang nagsiwalat ng elaborate na planong ito. Si Alan West, ang kasamahan nilang hindi na nagtangkang humabol pa, ang nagsiwalat ng katotohanan. Ang kanilang plano ay gumana mula sa iisang ambisyon, desisyon at pagkakataon. Sina Frank Lee Morris, John Anglin at Clarence Anglin ay matagumpay na naging takas sa Alcatraz. Fast forward taong 2013. Nakatanggap ang San Francisco Police Department ng sulat mula sa nagpakilalang iskapo sa Alcatraz noon. Isang nagngangalang John Anglin, ang huling buhay na miyembro ng tatlong nakatakas noong 1962. Sinabi niya sa liham na siya ay may cancer at unti-unti nang binabawian ng buhay. Inalok niya ng isang deal ang mga pulis na siya ay susuko sa kanila at magsisilbi ng mas mababa ng isang taon sa kulungan. Kapalit nito ay sasagutin nila ang kanyang gamutan. Matapos ay sa ilalim sa DNA examination at fingerprints ang sulat, dinala rin ito sa isang eksperto para i-analyze ang handwriting. Ngunit hindi pa rin sila nagtagumpay sa pagtukoy kung totoo ngang galing ang liham na iyon sa totoong John Anglin, ang John Anglin na nakatakas sa Alcatraz noong 1962. Kahit maraming hindi naniwala na tagumpay ang pagtakas ng tatlo, marami rin ang ebidensya na magpapatunay na nagawa nga nila ang imposible. Ang totoo niyan, kahit na isinara na ng FBI ang kaso noong 1979 at sinabing nalunod ang tatlo, hindi naman na-recover ang mga katawan nila. Isa pa rito ay ang statement ng isang officer sa Alcatraz na nakabreak sa kanyang duty noong gabi ng pagtakas ni na Morris at Anglin Brothers. Sinasabi niya na may illegal daw na bangkang naglalayag malapit sa Alcatraz ng mga bandang alauna ng madaling araw. Maaring ito ang raft ng tatlo dahil sinimula nila ang kanilang operasyon ng alas 10 ng gabi. Bukod dito, marami rin mga nagsasabi na nakita nila mismo ang mga eskapo sa iba't ibang parte ng Amerika. Noong kalagitnaan ng 1960s, may usap-usapan na mayroong isang John Anglin na naninirahan sa Brazil. Ang balitang ito ay sobrang sumikat na umabot sa puntong nagpadala ang FBI ng mga special agents para ibalik si Anglin sa Amerika. Ngunit wala silang nahanap na John Anglin. Noong 1967, merong nagpakilalang dating classmate raw ni Frank Lee Morris na nagsasabing nakita at nakausap pa nga raw niya ang dating classmate sa Maryland, USA. Sinasabi ng dating classmate na ito na mayroon na raw siyang makapal na bigote at balbas. Dagdag pa rito, sabi ng pamilya ng mga Anglins, ang pamilya mismo ng John at Clarence Anglin na nakatakas sa Alcatraz, na nakatanggap daw sila ng mga postcards na wala umanong mga tanda kung kanino galing sa loob ng ilang taon. Nagsabi rin ang nanay ng magkakapatid na Anglins, nakakatanggap pa nga raw siya ng mga bulaklak tuwing Mother's Day, pero hindi daw niya nalalaman kung saan o kanino galing. Hindi niya nalaman kung saan galing ang mga bulaklak hanggang sa kanyang pagkamatay noong 1973. At sa burol ng nanay ng mga Anglins, may sinasabing dalawang malaki at hindi kilala ng mga babae na naroon para makiramay. At noong tatay naman ng mga Anglins ang nawala, may umatin raw ng lamay na dalawang malalaking lalaki na may mahahabang balbas
at umiyak pa nga sa harap ng kabaong ng kanilang tatay at umalis daw bigla nang walang paalam. Ang hindi pagsiwalat ng mga reports at ebidensyang ito hanggang taong 2010, halos 50 years pagkatapos na nangyaring pag-iskapo, ay nagmistulang cover-up ng FBI ng katotohanan mula sa pamilya at publiko tungkol sa totoong nangyari sa pagtakas nina Franklin Morris at Ang Lane Brothers noong 1962. Ngunit may nadiskubring larawan ng mga otoridad na ibinigay ng isang family friend ng mga Ang Lane noong 1990s. Sinabi niya na nakita at nakasama niya raw ang magkapatid na John at Clarence noong 1970s. Idinala ang litratong yun sa isang facial recognition analyst at sinabing maaaring ang dalawang lalaki sa litratong yun ay ang magkapatid na Ang Lane. At kung totoo nga na sila ay mga nasa larawan, maaaring totoo rin ang liham ng isang John Ang Lane na natanggap ng San Francisco Police Department noong 2013. Maaring totoo rin ang iba't ibang sightings ng mga iskapo sa iba't ibang bahagi ng Amerika noong 1970s. At higit sa lahat, ay maaring totoo rin ang pinakamapangahas na plano sa kasaysayan, ang pagtakas sa Alcatraz. Totoong walang imposible sa taong buo ang loob, determinado, madiskarte at walang takot. Isang mataas na ambisyon, isang mapangahas na desisyon at isang huling pagkakataon. Ang mga bagay na ito ay nagbigay daan kina Frank Lee Morris, John Ang Lane at Clarence Ang Lane na nagbalak, nangahas at nagtagumpay sa isang tila suntok sa buwan at imposibleng misyon ng kanilang buhay, ang makatakas sa Alcatraz. Kung nag-enjoy ka sa video na to, huwag kalimutang i-share sa iba. At syempre, mag-like, mag-comment at mag-subscribe ka na rin. Kita-kita rin tayo sa TikTok at Mr. Good Vibes, sa isa ko pang YouTube channel, Mr. Good Vibes, at sa Facebook page natin. Huwag kalimutang panoorin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang sumaya ang buhay mo.